Habang ang mga Pilipino basketball fans ay tuwang-tuwa sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas kagabi sa Tunisia, ay marami namang nainis na ilang Tunisian fans sa pagkatalo ng kanilang sinusuportahan na team. Dagdag pa sa ikinagagalit ng ilang Tunisian fans at ng ibang lahi ang magulang scoring ng live telecast sa Jordan. Kung ang mga Pinoy ay nagugulan sa scorer, ganun din naman ang ibang lahi na nanonood, galit pa nga sila. Delay nga minsan ang scoring, magulo pa at hindi mo alam kung may magic na bang nangyayari. Pero hindi natin masisisi ang scorer ng live, siguro lasing lang ito o talagang may technical problem lang sila. Titignan natin mamaya sa laban ng ating Gilas Pilipinas versus Jordan kung magiging maayos na ba ang pag-display nila ng scoring sa laban. Susubukan ng ating Gilas Pilipinas na manalo sa host country na hindi birong kalaban dahil tinambakan nga nila ang Tunisia na nagpahirap sa ating Gilas Pilipinas. Manalo o matalo man, ang ating Gilas Pilipinas ay pasok na sa do or die game sa sunod na araw. Pero kung gusto nga nilang gumanda ang standing nila at maging maganda sa paningin ng mga talangkang Pinoy ay kailangan nila manalo sa bawat laban. Samantala, kung ang mga Pilipino ay natutuwa sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas sa Tunisia, ay hindi naman masaya ang head coach ng Tunisia na si Dirk Bierman. At siguradong marami na ang nakapanood nito na inihagis niya ang drawing board matapos maipasok ni Ray Suerte ang pantablang tira nito para mag-overtime ang laban. Dahilan na nanalo pa ang ating Gilas Pilipinas sa overtime game. Pero bakit nga kaya galit na galit itong head coach ng Tunisia? Obvious naman dahil sa pagkakapasok ng tira ni Ray Suerte na panalo na sana sila, natalo pa. Dagdag pa siguro sa pagkakagalit ni Coach Dirk ang history na pagkakatalo nito sa ating Gilas Pilipinas noong 2015 na kung saan head coach pa siya ng Iran National Team noon na tinalo ng ating Gilas Pilipinas at tinawag pa nga itong major upset sa FIBA Championship noong mga panahon na yon. At masama pa para sa kanya ay si Coach Tab Baldwin pa ang head coach noon ng ating Gilas Pilipinas. Kaya siguro galit ito at dismayado dahil naulit na naman ang pagkatalo nito at gusto sana nitong bumawi na panalo na sana natalo pa. Sinabi nga ni Coach Dirk ng Tunisia na magagaling raw ang mga player ng ating Gilas Pilipinas. They play hard at nagustuhan niya raw ang mga galaw nito at dahil raw yan sa sistema ni Coach Tab Baldwin. Sa ngayon, ang Tunisia ay pasok na din naman sa semifinal at may chance pa rin naman silang makaharap ang ating Gilas Pilipinas kung mananalo sila sa mga darating nilang laban. At siyempre, kung manalo din ang ating Gilas Pilipinas na siguradong magiging magandang laban kung magkataon. Pero sa ngayon, focus muna ang ating Gilas Pilipinas sa importanteng laban nila mamaya at lalo na bukas sa do or die game. Kaya abangan natin at suportahan. Sing lang mga ka-BM, isang napakabilis na update lang sa ating Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!